Morning, in the besieged city of Kharkiv, a regional police building was shelled. Sa patuloy na pagbobomba ng puwersang Russia sa mga pangunahing syudad ng Ukraine, tila palapit na ng palapit ang mga Ruso sa kanilang pakay, ang sakupin ng bansang Ukraine. Bago ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, hinulaan ng intelligence ng Estados Unidos ang isang matinding pag-atake ng Moscow na mabilis na magpapakilos sa malawak na kapangyarihang panghimpapawid ng Russia na tinipon ng militar nito upang duminahin ang kalangitan ng Ukraine. Ngunit ang unang anim na araw ay tila kumontra sa mga inaasahan at sa halip ay nakita ang Moscow na kumilos ng mas maselon sa kapangyarihan nito sa himpapawid, kaya't ang mga opisyal ng US ay hindi eksaktong maipaliwanag kung ano ang nagtutulak sa maliwanag na pag-uugali ng Russia sa pag-iwas sa panganib. Higit na hindi kapantay ng militar ng Russia sa mga numero at lakas ng putok, ang sariling hukbong panghimpapawid ng Ukraine ay lumilipad pa rin at ang mga panlaban nito sa himpapawid ay itinuturing pa rin na buhay, isang katotohanan na nakalilito sa mga eksperto sa militar. Matapos ang pagbubukas ng mga salvos ng digmaan noong 24 ng Pebrero, inaasahan ng mga analyst na susubukan ng militar ng Russia na agad na sirain ang air force at air defense ng Ukraine. Iyon sana ang lohikal at malawak na inaasahang susunod na hakbang, gaya ng nakikita sa halos lahat ng laban ng militar mula noong 1938, isinulat ng think tank ng Royal United Services Institute RUSI sa London, sa isang artikulong tinatawag na The Mysterious Case of the Missing Russian. Sa halip, ang Ukrainian Air Force fighter jet ay nagsasagawa pa rin ng low-level, defensive counter-air at ground attack sorties. Ang Russia ay lumilipad pa rin sa pinagtatalunang airspace. Ang mga tropang Ukrainian na may mga surface-to-air rocket ay nagagawang banta sa mga sasakyang panghimpapawid ng Russia at lumikha ng mga panganib para sa mga piloto ng Russia na sumusubok na suportahan ang mga puwersa sa lupa. Ang pagkalito sa kung paano ginamit ng Russia ang air force nito ay nagkataong ng tinanggihan ng administrasyon ni US President Joe Biden ang mga panawagan ng Kyiv para sa isang no-fly zone na maaaring direktang magdadala sa US sa isang banggaan sa Russia. Ang mga dalubhasa sa militar ay nakakita ng katibayan ng kakulangan ng koordinasyon ng hukbong panghimpapawid ng Russia sa mga formation ng tropa sa lupa na may maramihang mga hanay ng mga tropang Ruso na ipinadala ng hindi maaabot ng kanilang sariling air defense cover. Iyon ay nag-iiwan sa mga sundalong Ruso na mahina sa pag-atake mula sa mga puwersang Ukrainian, kabilang ang mga bagong gamit ng mga Turkish drone at mga missile ng anti-tank ng US at British.